mga millennial farmer to, si Jan. Eh, wala pong trabaho sa ngayon ang kalit. Oo. Kaya bukid ko muna. Di ba, ali eh, malaki naman ang kita sa bukid, di ba? Oo. Kapag maganda po yung presyo. Kung maganda yung presyo. Kumusta ang presyo ng peche ngayon? Ngayon po eh, medyo maganda-ganda po ngayon. Magkano ngayon per kilo? Kuha po sa amin, may 15, may 17. Right side po. Really? Left, right. Ano ba? Right ano ba? Po, right. Dito po. Right kanan po. Hindi ko matanda na lang ang kaliwat kanan ko. So, magkano ngayon ang per kilo farm gate price? 15 to 17 po. Eh, yung 15, 17, kita ka na doon? Opo nga. Dito na po. Left po. Left dito? Tao ha? Ah, malaki na kita doon? Opo, malaking kita na po yan. Tao, hindi ba siya masasagasaan? Palabasin mo muna siya. Saan pupunta to? Lalabas po ng Santo Tomas yan. Apa, pabalik ng Santo Tomas? Okay, si Jan. Ano yung buong pangalan mo dyan? Jan J. Spiritu. Jan J. Spiritu. Ay ano, nakita ko lang sa ano, Facebook. Nag-post siya ng ano niya, pechay niya. So ano, kinontak ko siya. Ay, ito bang pechay sa inyo dyan? Ano to? Traditional na tinatrim niyo to? Lagi niyo tinatrim itong pechay? Opo. Ngayon po, yan lang po kasi yung pinakamabilis na pagkakitaan po nito. Oh, bilis no? Okay. Ilang days yung pecha bago i-harvest? 30 to 35 days po. Wow. Harvest na? Opo. From ano yun no? From buto? Opo. 35 direct days. Seeding po kasi kami. Ah, direct seeding siya. Opo. But may nagtatransplant ba ng ano, na pecha? Opo. Ah, meron din? Opo. Actually, meron din po yung transplant dyan. Sinubukan lang po namin. Ah, kumusta? Medyo okay naman po kaso matagal po makarecover. Ah, oo. So, nadi-delay? Opo. Delay. Nagiging ilang days na pag-transplant? Baka madi-delay po ng 1 week to 2 weeks siguro. Ah, tagal ah. Ito. Ito yung inyo? Wow! O, ito, ang ganda oh. Ang ganda. Ilang hektarya itong taniman nyo dyan? Isang hektarya po yun. Ito lang po. Tapos? Meron sa halos tatlong bukit po kasi. Ah, saan po? Isan ako pwede mag-park? Diretso lang? Ganda. Nag-harvest sila. So puro ano, puro pechay ang ano, tanim nyo? Opo. Oo, yung pechay kasi pinaka ano, mabilis. Ano ibig sabihin ng direct seeding? Diretso na yung buto sa lupa? Oo. Ito yung lata tingan? Wanted well dalan siya. Ah, okay. So wala daw dumadaan dito. So pwede tayong dito na sa gitna mag-park. So ito daw transplant ito. Parang hirap siya no. Dry. Sige. Ito mainit po kasi yung panahon. Pang ilang ka sa magkakapatid? Pangalawa po. Pangalawa. Si AirPods mo andito rin. Tumutulong din dito. Nasa bukid po. Ay nasa kabilang bukid. Sa bahay po. Natulog kasi high blood po. Mainit yung panahon. Oo. So maya-maya pa siya. Oo, maya-maya na hapon po siguro. So pagkatapos itong pechay, ano itatanim niya dito? Pechay na naman. Pechay na naman? Opo. At tuloy-tuloy? Oh, tuloy-tuloy na po. All year round? Opo. Kasi kapag nagtatanim po kami ng mais, ng pala, halos wala po kasi nakikita. Ah, may hinakita? Opo. Lalo na ngayon yung pala yan. Dalawang diretsyong taon na kan. Lugi? Lugi. Lugi yung mga taon. So yung kagandahan ng pechay, 30-35 days mag-harvest ka from direct seeding. Tapos, Jay, ilang ano, ilang days mo ipapahinga bago ka magtatanim ulit? One week. Pero kadalasan po kasi. Kahit abutin ng 1 month, mas maganda. Mas maganda. Ganito, matagal na po itong na-harvest. So ideal,
one month ka parang 35 days pa halos 1 month may get ka nagtanim. Opo. Tapos pahinga siya ulit ng another 1 month. Opo. Then tanim ka ulit. Opo. The same crop. So walang crop rotation na tinatawag. Tapos yun at yun ang itatanim mo. Bakit ganun ang pechay? Bakit hindi mo siya kailangan i-crop rotation? Wala bang peste? Ay, meron po. Ah, meron din. Kailan lang po yung nagka-peste dito, month ng December. Mm. Lahat po ng pet, nagtanim po ng pechay dito. Nalugi po. Nalugi? Opo. Noong December? Opo. Ngayong April na lang po kami ulit nakapagtanim. Kasi po, sobrang dami pong peste. Kahit anong lason po yung gamitin. Hindi na nag-work. Hindi po nag-work. Yung, wala pong mamatay na on. Ng mga insekto. Hindi po na kayang patayin. Mm-hmm. Yung isang araw lang po, yung ganyan na pechay mo, kahit kinaumagahan, wala na. Sa sobrang daming ng pan. Talaga? Opo. Ubusin niya? Opo. Yung kwan nga, nung kailan po na November, magpaparbis na sana ako kinaumagahan. Kaso, binalikan ko yung pechay ko, wala na. Ubus na? Ubus na. Butas-buras na yung dahon. Dahon po yung puhunan dyan. Oo nga. Anong pangalan nung peste na yun? Diamond Bakmot. Diamond, yung BBM po na sinasabi nila. Mm-hmm. Matagal na yan? Opo. Yun naman po talaga yung problema. Ang problema ng pechay lagi? Opo. So paano, anong solution doon? Paano po? Wala na. Pahinga mo na lang po. Pahinga mo na lang yung lupa. Tanim ka na lang po ng lupa. Mm-hmm. Ito po yung pechay. Ang tanong ko, di ba ang pechay, pag nakatanim, di ba ganyan ang dahon? Opo. Eh bakit pag nasa palengke na, nakaganon lahat sila? Ganyan po yun. Dahil sa pagpak? Opo. Dahil mainit, kaya siya nalalanta. Pero okay lang to. Okay lang yung ganitong lanta. Kasi para yung hindi brittle yung dahon. Kasi pag yung hindi siya nalanta konti, malutong to masyado. So na madali siyang mabali. Eh syempre pag nabali siya, hindi mo na siya pwedeng ibenta. Yun. So yun yung technique sa pechay. So tama-tama lang. Huwag lang naman masobrahan. Pag nasobrahan, pangit na naman na itsura. Paano to? Itong mga tao na nag-harvest, ano to? Arawan yan? Hindi po. Per bundle po. Ang bayad sa kanila. Okay. Ngayon po, ante manong per bundle yung rata? 25? Ha? 25. 25 po sa isang plastic yung sa kanila. Para sa atin? Opo. May natira pa sa'yo? Meron po. Meron naman po. Ah, kasi kapag maganda po yung presyo, ganun po. Okay lang. Opo. Minsan sunod po sa presyo kung kumbaga nagpresyo ng 50 per kilo, 50 din po yung bayad sa kanila. Pero kapag per plastic. So parang yung isang kilo na pupunta sa kanya. So ang bundle po kasi ng pechay, yung isang plastic ay 10 kilos. So dun sa 10 kilos, kung ano yung amount per kilo, yun yung labor naman nung mag-harvest. So parang ang kinita mo na lang 9 kilos. Okay. Sa amin po yun. Pero kapag sa mga ibang lugar po, 20, 30, ganun po yung per bundle din nila. Mas ano yan, mas mahal, mas mura? Mas mura po doon. Mas mura sila po. Pero kapag mura naman po yung presyo, napapakiusapan na po. Nag-adjust din po. Gaano na kayo katagal, Jay, nag-pepechay? Pagmahal po, sir. Tataas din yung per bag namin. Tataas din? Opo, sir. Mga 30 din po ganun. Oh. Per bag namin. Pag mataas din yung presyo. Oh. Nay, dito kayo nakatira? Sa, sa... Yan lang po, sir. Ah, okay. Pinsan ko po rin yung father niya. Ah, kamag-anak. Yeah. Kamag-anak. Spirito rin po ako ng dalaga. Spirito ko rin. Okay. So, matagal na kayo nagtatanim ng pechay? Nagsimula po si father ko mga alas mo. 10 taon na po ata. May ikit. Paano niya na, try? Bakit niya na-usipan? Kwan lang po. Mahilig po kasi siya sa gulay. Eh, ito, marami pong gulay na itanong dito. Nag-try lang po siya nang nag-try. Nag-invento po siya ng mga kung ano po yung mag-click na pagkakitaan. Yun po yung tatanong namin.
kaya naging tuloy-tuloy. Opo. Eh, maganda po yung nagtuloy-tuloy po. Kaya, maganda po kasi yung ani namin nun. Oo. Tapos maganda po yung presyo, yung naabutan. Oo. Kaya tinuloy-tuloy na po. Anong presyo yun yung nakabutan nyo naman? Nagsimula po ng 50. 50 pesos? 50 pesos po. Hanggang bumaba ng naging 33. Mm-hmm. Sa kalahating ektarya po, kinita namin doon. Kulang-kulang 400,000. 400,000. Pwede mo. Sa Pechay, kalahating ektarya, kumita sila dyan ng kalahating milyon sa kalahating ektarya sa loob ng isang buwan. Saan po kasi yun? Katapos po ng bagyo nun, bumagyo po. Anong bagyo yan? Hindi ko po matandaan. Ano, matagal na po kasi. Matagal na. Oo. Bagyo po. Nasira po yung kalahati. Oo. Kalahating hektare nasira. Yung kalahati, yun po yung so, 1/4 lang yun? Opo. Yung pinagbilihan mo ng kalahating milyon? Opo. Siyempre, nasira po yung kalahati. Oo. Kung hindi po sana nasira yung kalahati, mas maganda isang milyon dapat, kinita niyo. So, ilang ektarya na ang tinatamnan niya ng Pechay? Ngayon po eh. Lahat-lahat. Isang ektarya po ito. Oo. Sa kabilang bukid din po na isang ektarya din. Oo. Tapos dito, kalahat ng ektarya. Bali, so, 2.5 ektarya. Tapos hindi sabay-sabay yan? Hindi po. Para hindi po makakuan sa trabaho. Oo. So, habang nagpapayang ang isang bukid, yung isang opo. Bukid naman ang may tanim. Opo. Ganun ito po. Wala. Malapit na itong matapos sa harvest lahat. Oo. Susunod naman po doon. Next harvest doon na naman po. Tapos ito na naman po, pinatuligan po namin. Nag-spray kami ng pamatay ng damo. Oo. Tsaka ipapa-rotor ulit. Mm-mm. Papatractor. Magla-land prep ka na. Land prep. So, itong habang nag-harvest sila dito sa kabilang pilapil, itong kabila naman, na-land prep na yan. Ano na sila, herbicide. Kaya tuyot na siya, wala ka na makikitang damo, patay na sila. Kasi nag-apply na sila ng herbicide. So, ang next dito ay magla-land prep na sila. So, by the time na na maubos to, meron na naman silang ilo-land prep. So, continuous, no? In effect, continuous. Para kapag hindi ka nakaabot sa magandang presyo, gaya nito, kumbaga hindi po nakaabot ng magandang presyo. Mm-hmm. Sa susunod po, baka sakaling mas maganda po yung presyo. Na madami. Opo. Para hindi po malugi. Sabi mo, pag dagdagsan ng insekto, titigil na kayo. Titigil na po. Eh, kasi mayroon pong patayin yung mga insekto eh. Hindi mo kayang patayin. Hindi na, wala pong lason yung kayang pumatay. Kasi ganun po sila kapag set, mag-itlog po yung mga insekto na yun kapag di mo napatay. Dadami din lang. Kaya, nagkuan na lang po na tumigil po kami ng stop ilang na lang. Opo. So paano yun? Buong lugar? Lahat ng farm ninyo titigil lahat? Opo, titigil po lahat. Tatamnan na lang po ng kuan. Kung ibang gulay na lang po. Anong gulay ang na-alternate nyo? Ngayon po, katatapos lang po namin nagsibuyas. Ah, okay. Sibuyas po yung kuan. Maganda pala ang pecha yun. Ito po, nakaabot po ito ng 30 na presyo, 20. Nabulang po niya. Eh dito lang po, kinita po namin dyan, 90,000. 90,000 dyan. Ilang dito square lang meter lang? Yan lang, kapirasong yan. Itong dalawa po. Dalawang ano lang, dalawang pagpita na gano'n na maliliit. Itong diretso na, itong basa po na diretso. Hmm. Ito po lang. Oo. Oh. Naka 400 plastic po, 4 tons. 4 tons? Oo po. At 40 pesos? Kung po, yung iba nagpresyo ng 30 pesos, yung iba po, biglang bumaba kasi nagpresyo ng 27. So magkano kinita nyo yung buong yun? Ilang square meter lahat yan? Baka ito po nasa 2,500. Magkano kinita nyo doon sa 2,500? 90K po. 90K. Basta naman? Ano po yun? Uh-huh. Yung pambabayad sa labor. Makikita ka naman po ng 60,000. Sa isang month lang naman po yun, tapos kalahati lang. Oo. Di hamak na malaki siya. Okay. Kasi ang liit. Yung nung sa kabila po, nagpresyo po ng 8 pesos. Ayun naman, talo ka doon sa 8. Balik po na. So may talo rin? May talo din. Nalulugi ka? Kapag bumaba po ng 10 yung presyo, delikado na yun. Maganda rin po, pero wala na masyadong kita. Wala. Hindi po kikita. At least, naibalik po yung balik. Gusto mo experience natin? Harvest?
Try natin. Ay, ikaw muna, tapos gagayain ka namin. Dali lang pala i-harvest. Oo. Sige. Cutting po yan. So cutter lang talaga? Opo. Tapos tatanggalin na po yung kwan. Mga pangit po na dahon. Tapos ganun po. Dalagay dito. Tsaka nila kapag kwan, i-impake na po ng taga-supot. Try nyo po. Doon mo na ikat sa ano? Saan ka, Nay? Sa may okay na po siya. Sa okay na? Ito, tanggal din to. Ito, okay na. Yan. So ito yung sinasabi ko, pag bagong harvest, nakaganon pa siya. So, fragile to. Madaling mabale. So pag nandito siya, mag-wilt siya konti. Tama-tama, pag nag-wilt na siya konti, that's the time na ilalagay mo naman sa plastic. Ito. Yan. So out na to. Ito, okay na to, no? Opo. Yan. Yan. Kasi kumata ka ng isang ano? Sige po. Isang pack. Ito po. Matagal na po kasi hindi na-strand po ito eh, kaya matay. Ah, okay. Magsara na po yung mga insekto. Oo, so may insekto na ngayon. Opo. May sa 35 days na po siya kasi malalaki na. Oo, na sobrahan na. Opo, sobrahan na. Bakit mo pinabayaan na tumagal? Wala pong kasing buyer. Walang buyer? Opo, yung buyer po yung problema namin. Yun po yung number. Pag ayaw na ilang bumili. Opo. Nalibid sa lupin. Depende lang po sa order nila. Kung ilang po yung pwede nilang may benta doon, yun lang po. Eh, ba't hindi ko magdala sa order nila? Mahirap po. Natry ko na po noon. Kaso mahirap po. Kapag, kwan, maghirap pong magbenta doon eh. Dahil? Paisa-isa lang yung mabibenta mo. Ano, sa wholesale na? Wala, eh babaratin po. Babaratin nila? Oo, babaratin po nila doon. Eh, kaysa naman maset, kwan, kaysa naman po sa hindi, babaratin ka lang doon eh. Bibigyan mo na lang po sa mga buyer dito. Opo. Eh, malugi ka pa sa gas, renta mo sa sasakyan. Eh, bakit yung buyer mo dito hindi nababarat sa order nila? Kasi po marami na po silang kilala doon. At saka, kwan po, yung mga binabagsakan po nila, mga nagbibenta sa mga may pesto-pesto sa palengke, gano'n na po. Pero pa isa-isang isang plastic lang po yung kwan. So yun din po yung challenge na ano na kahit na gusto mo farmer, gusto mo magdala ka sa bagsakan, pag wala kang kakilala doon, hindi ka rin basta-basta makakabenta. Mangyayari ho yan talaga. Masalimot ano? Masalimot. Yung turista natin, dinagaharpos ah. Uunang ko eh. Tapos na. Itong ganda. Ay, tama ba? O tanggal to? Okay lang po yan ah. Okay lang, no? Mga mainer po kasi yung problema namin ngayon. Oo. Oh. Yan po, hindi na po yan matatanggal. Mancha na, no? Yung last na ginamit ko namin yung insecticide. Oh. Ay, ito, kagaya nito. Oo, oh, na ganito po. Yung insecticide to? Opo. Nag-spray po kayo ng insecticide, eh, naging ganyan po, nasunog. Nasunog yung dahon dahil dun sa insecticide. Ano ang pagkakamali mo? Bakit nagkaganito? Eh, unang subok lang po kasi namin sa akin. Yung insecticide na yun. Na yun. Eh, so kung hindi mo kilala yung insecticide, opo. Risky rin, no? Opo. Galang po talaga, susugal ka po eh. Sugal po sa amin. Mag-iimbento ka ng sariling gamot. Oo. Kung saan yung mag-click, doon lang ako. Ito yung sira-sira. May pa yung nire ko ata, di Jane, no? Hindi na nala. Ilulig ko. Ito, wala ko na pagkakilangan ng Jane. Ma?
Kagain ito. Ito yung tinamaan ng gamot. Pangit siya, di ba? Tapos yung dahon mo dun sa ano, pangit din. Pangit din po. So, kasi tinamaan din po ng insekto. Insekto. Okay. So ito wala to. Wala na po. Hindi po pwede. Project na po. Kasi dahon na po, dahon naman po yung binibili. Ito reject na po ito. Transplant po yung gagawin namin dyan. Ito transplant mo? Opo, transplant. Eh, ma, yung punla po kasi namin sa kabila, eh, nag-direct seeding kami. Eh, makapal, makapal po yung pagkakaano. Masyado. Doon na lang po kami kukuha. Mm-hmm. Babawas na lang po kami doon. So, ilan, anong ilang stages ng pechay meron ka ngayon? Itong nagla-land prep? Opo. Tapos, may seedling ka? Opo, may seed sa kabilang bukid. Sa kabila. Okay, tapos, after seedling, ito yung newly transplanted. Opo. Okay. Transplant. Tapos, ang susunod dyan, may vegetative ka ba? Opo. Yung, ano na, yung malaki na siya. Pero hindi pa siya pwedeng harvest. Wala kang ganun. Ngayon. Opo, sa kabila. At sa kabila. Okay. At sige. Tapos, ang huli, itong hinaharvest. Opo. Kapag ganitong mainit po, kailangan po i- ilagay kagad sa lilim. Sa lilim. O, pagka para hindi plastic, po manlanta. Ilalagay sa lilim kagad. Opo. Kasi po, kapag maka pagdating sa bagsakan, malulusawan po. Malulusaw din. Opo, malulusaw po. Magrereklamo po yung mga buyer. Kasi nalusawan po sila. Mm-hmm. Andito na yung mga bagong harvest. So, naka-plastic na siya. So, napansin nyo, yung pag-plastic nila, yung dahon nasa gitna. Yung puno niya nandun pareha sa gilid para maprotektahan yung dahon. So, sabi nga ni Jay, kailangan na to dalhin sa lilim. Otherwise, pagdating sa market, may mga malulusaw. O, magagalit yung buyer. Okay. Sa mo banda dadalhin to? Sa bahay ko ng tita ko. Ah, doon. Okay. Yung tita mo ang buyer? Hindi po. Doon lang po ililim sa silong ng mangga. Kasi na pipick up. Doon pipick upin ng buyer. Opo. Anong oras darating yung bayan? Mga kan po, half, mga 4. Mga 4? Mga 5.30 yung iba. Oo, oh, I see. Ilan ang order mo dun sa buyer mo na yun? Ngayon po, yung pa-order po namin ngayon, 100 bag. 100? Ang dami rin ah. Opo. Per bag. Magkano na yan? 100 times? 15. 15 pesos. Magkano yan? 15,000. 15,000 din. Oo, 15,000. Kumita ka na ng 15,000 ngayong araw na to. Opo. Di ba? Awa, ba't pinaya pa may nangalapag tayo? Ayaw, upat na rin yaw. Ilokat ang kajimaysan. Sa kajimaysan niya. Ayun. Sarmat. Mag-smell kayo para mag-smell ng pizza. Masaya yung mga nag-harvest ng pizza. Hi kayo sa pabiju. So daw ah, hi ka din. No pichu. Agriculture talaga. Dapat yan, magsalita pa nga. Magsinipicture nga, magsalita kayo para kuhaan. Patok. Patunurin. Ay, iba na kagamor na nga ba? Thank you.
kami ni Jay andito naman sa isang stage ng Pechay. At Jay, ilang ano to? Ilang days old itong Pechay dito? Mga nasa kon na po yan, 25 days. Opo. So 10 days na lang or less mag-i-harvest na rin to. 5 days po. Sunod na po yan kapag natapos na po diyan. Ito na rin kaagad. Pwede na po. So yung ano, yung vegetative stage, yung malalaki na siya before siya i-harvest. Ano yung management na ginagawa diyan? Paano mo inaalagaan? Anong pag-aalaga dito sa ganitong edad? Kapag nag-i-spray lang po, ganun-ganun na lang po. Pakunti-kunti na lang po. Konti na ang spray. Opo. Siyempre, malapit na pong anihin. Oh. Alangan naman pong i-anihin na i-spray. Masama naman po yung sada. Sa mga kakain. Lalo na kapag hindi naugasan ng kwan, maayos. Oh, okay. So, yung ganitong edad, mas ma-ano ba to? Mas gusto ng ano ng peste? Depende po eh. Kasi po kahit sira-sira, kahit maliliit pa, kapag may peste po talaga, talagang pepestein po yung kwento. So kahit anong stage yung peste, aatakihin niya yung Pechay. Meron po yan, yung kapitbahay namin noon dito. Oh. Kakasabog pa lang po, lalabas pa lang po yung dahon. Wala, kinain na? Kinain na po. Ayan, tinabayan na, hindi na sila nagsalimutin. Oh, so yun. So ito ay direct seeding din direct to? Direct seeding po. Direct seeding siya. Tapos yung paano may minamanage yung mga dahon? Yung mga damo? Ngayon po. Hindi masyadong nakakalaki yan. Nag-spray po kayo ng herbicide. Paano yung hindi po maapektuhan yung Pechay. May herbicide na hindi mamamatay yung Pechay. Yung Pechay po. Pero kapag malalaki na po yung mga Pechay, kahit ayan na po yung mga mga damo. Ito, anong edad po? Ito po. Nasa mga kulang 3 weeks po. 3 weeks, okay. Ano, ganyan natin. Okay. Dito naman, 3 weeks old yung Pechay. Nagpunlaan po kasi ito. Dito po kami. Dito kayo nagpunla. Opo, nag-transplant po doon. So yung sobrang makapal, kinukuha nyo, yun yung transplant nyo. Transplant po. But normally, hindi yun ginagawa. Opo. Napadami lang yung put-put ng buto. Talagang sinadya po ni Father po na kapalan pang transplant talaga. Nag-experiment kayo mag-transplant. Sinubukan lang po namin na mag-transplant. First time lang po ata namin ngayon. Matagal nung una po noon, nag-transplant na po kami. Kaso po hindi masyadong maganda. Kasi po yung ginawang transplant, pinatubigan na yung mga lupa. Parang palay po. Basang-basa yung kwan. Tapos sa susunod naman po, gagawin namin dry yung lupa. Dry kaming magta-transplant. Kung sakaling mas mabilis daw po ata makarecover kapag ganun. Kaysa yung basang-basa. Basang-basa po. Okay. Ang kwan lang po nun, magdidilig-dilig ka. Oo. Yun lang po yung mayroon matrabaho po. Hindi kaya ng direct seeding. Ganyan na. So ito, mas ano ka dito, mas alaga ka sa pagdadamo. Opo. Kailan lang po nung nagpalinis kami. Kasi maganda naman po yung presyo. Kaysa masayang po. Atakihin ng insekto kapag masyadong madamo. So kung pangit ang presyo, ano ginagawa nyo? Hayaan mo na? Hayaan na po na. Talaga? Opo. Meron po yung isang hektarya ganun po. Pangit po ang presyo. Papatraktor na lang po namin. Palit na naman po ng bagong tanim. Siyempre kapag nagpresyo lang po ng 6 po, labor mo 3 pesos, merienda pa nila. Anong matitira sa amin? Wala din lang. Kaysa magpapagod pa kami, magtatanim na lang po ulit ng iba. Sabagay, pwedeng mangyari yon sa case ng Pechay. Kasi ang Pechay, 30 days lang. So, kung magtanim ka ng panibago, eksakto lang yon na yung bagong tanim, yun yung posibleng makaranas ng mas magandang presyo. It makes sense. Nakaabot po ng presyong 8 pesos per kilo. Yung sumunod po naging 30 pesos. Ilang araw ang pagitan? Kwan po? Mga 2 weeks po ata yung pagitan. 2 weeks. So in 2 weeks time, nagbago from 8 pesos to 30 pesos. Pabago-bago. So yung 8 pesos, pinabayaan nyo? Hindi po. Tinuloy pa rin? Magandang presyo pa po. Maganda pa rin presyo yung 8. At least mabawi man lang po yung kuhunan.
At least, oo. Opo. So ano ang pangit na presyo? Yung hindi ka na makakabawi? Kapag mga... 5? Opo, 5. 6? Opo. Wala na yan. Wala na. 7? Alanganin na. Alanganin basta na. Basta 8. 8 bawi puhunan. Bawi puhunan. Mahal po ng lason. Yung mga insecticide. Opo. Doon kayo na, na ano na... Opo. Na kasi hindi po namin inayaan na mahira. Oh. I-spray po kayo ng mga lason na mas maganda, mas effective. Mm. Mm. Hindi kayo nag-organic? Hindi po. Bakit? Wala, makakuan po yung organic dito. No? Hindi po talaga... Obra. Obra. Hindi talaga obra. Mayroon pong nag-organic dyan, kaso eh, wala pa pong, hindi pa po tumama. Laging lugi? Laging pong lugi. Okay. Ito po yung malapit na rin pong harvest. Na pong kailan na yung harvest yan? Pagkatapos po nun. Ayun na. Opo, ito, ito na yung po yung susunod. Yung madamon po. So, halimbawa, sa Lunes, ayun, in-harvest na to. Opo. Lunes, Martes. Opo. Depende po sa order. Kung may buyer. Opo. Okay. Ito. Halos nakumutan na po ng mga... Damo? Damo po. Ay, ayos lang yan? Opo. Na ano, malalaking damo? Okay lang po yan. Nasa mga, gaganon na po ng mga nag-harvest eh. Mm-hmm. Kakapahin na lang po nila. Mm-hmm. Mas marami yatang mas ilang beses dito. Na po kaming nagpalinis dito kaso itong mga damon na to kasi yung mabilis pong dumami. Papatubigan mo lang tutubo na naman po kagad. Mm. Eh hindi naman po kami kapag-spray ng herbicide na ganyan nakalaki yung pitchay. Hindi na pwedeng lagyan ng herbicide. So ang in-herbicide mo anong ilang araw? Ilang edad? Nagsisimula po kaming mag-spray ng herbicide kapag 3 days na po magsimula ng direct seeding. Opo. I-spray na po ng herbicide. So hanggang kailan yan? Hanggang mga isang linggo, dalawang linggo? Opo, hanggang dalawang linggo. Siguro. Pero pag lumapas doon, hindi na? Hindi na po yung herbicide. Ngayon lang po kasi na madaming ganito. Bakit? Kaya? Hirap pong patayin. Ngayong taon lang, ngayon lang po. Dati-dati hindi naman? Dati-dati hindi na po ganyan. So ito na yung mga ano, na-harvest. Opo. So, dito sa na-harvest, ano naman ang gagawin mo dito? Ito na naman po, itatambay na naman po ng mga ilang linggo. Haya mo lang ganito? Opo. Hanggang matuyo lahat ng ano? Tapos kapag pwede na, kapag may free time na po kami ulit, at makaya nang mag-alaga ulit, ispray po kami ng herbicide. Muna? Opo. Mm-mm. Tapos, papatubigan po. Parang, para matanggal po yung mga sa mga punggos niya. Mm-hmm. So dito naman, ito na yung napatubigan. Napatubigan, pero bago siya nagpatubig, nag-herbicide na siya. Opo. So namatay na. Namatay na yung dahon, namatay na yung punggos, and then ang susunod na gagawin dito ay papakuan po. Rotor po. Ipaparotor mo na. Magla-land prep na siya. Land prep na po. Tapos kapag gagawin na, tatambakan na po namin ganyan, pwede na lang pong magsabog, buhay mag-transplant. Ganun po. So andito naman tayo dun sa stage na kanina pinakita natin yung parte na kinukuhanan nila ng seedling para i-transplant. Ito ngayon yung nakatransplant. Pero sabi ni Jay, tama ba? Hindi pa po masyadong nakarecover. Oo, hindi pa masyadong naka-recover. Tsaka hindi siya masaya dun sa result ng transplant niya. Kasi experiment lang po yun. Experiment lang po. First time lang. First time nilang ginawa na mag-transplant. Tsaka basa po yung tubig. Ay, basa po yung lupa. Basa yung lupa ng transplant. Ng transplant. Eh, pangit daw po yun. Mas maganda pong mag-transplant kapag kapag dry po yung lupa. Pag dry yung lupa. Halos ganun po lahat ng ginagawa ng mga nagtatransplant, dry daw po yung lupa. Mm. Ah, so marami rin talaga nagtatransplant? Opo, sa part ng dyan, sa Nueva City, Calasiao. Ay, Malasiti. Mayroon sa Malasiti? Opo, Malasiti po. May madami silang transplant dyan. Saka mas mahal po ata yung presyo ng transplant. Bakit? Hindi ko kayo pang mabukit. Eh, parehas lang naman presyo yun. yun na po yung sabi ng isang buyer nun. Kumbaga sa direct seeding, 27 oh. Sa transplant, 30 pesos per kilo. Oh, no. Bakit? Kaganon? Hindi ko din po alam.